Uno! Na magkakaisa sa sambayan ng Pilipino ang magbibigay karangalan ang dignidad sa ating mga Pilipino at ang nagmamahal na Pangulo sa Quezon City, Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos! Salamat! Maraming maraming pong salamat, Quezon City, sa init ng inyong salubong. Nagugulat naman ako. Ang tawag daw dito sa Quezon City, mini rally pa lang daw ito. Nakita nyo naman sa napakarami natin, talagang alam na natin na marami nang sumasama sa atin at nagbibigay ng mainit ng salubong kagaya ng inyong ibinibigay sa amin ngayong gabi para sa Unity Team, para kay Inday Sara, para sa akin. Maraming maraming salamat po. Salamat po, talaga po ay nako. At alam
naman po, ipagmamalaki naman po namin na ang unity ay napakainip po ang nagiging salubong sa mensahe ng pagkakaisa kahit saan po kami pumunta. Dahil po, naunawaan ng Pilipino na ang pagkakaisa ay ang unang hakbang para makabalik tayo sa ating mga normal na buhay at pagandahin uli natin ang mga buhay natin. Ito po ang ating mga kasamahan, pinangungunahan ng ating susunod na mayor na si Mike Defensor, ang ating susunod na vice mayor na si Winnie Castelo, ang mga kongresista, lahat po yan ay kasama namin dahil sila ay tapat ang paniniwala para sa pagkakaisa, para sa pagpaganda ng Pilipinas. Kaya naman po, alam niyo po, ang dami nating problema ngayon sa Pilipinas. Nang pinapakinggan ko po sa ang ating butihing mayor na si Mike Defensor, na sinasabi niya mukhang natugunan na niya lahat ng problema dito sa Quezon City. At nabigyan na na nasagot lahat ng tiga Quezon City, lahat ng problema. Nung narinig ko nga yung sa senior citizen, sabi ko lilipat na ako dito sa Quezon City para maka-avail naman ako. Pinag-usapan niya yung housing. Alam niyo po, dito nagsimula yung bliss na housing development. Babalikan po natin yan dahil malaki talaga ang pagkukulang, hindi lamang dito sa Quezon City kundi sa buong Pilipinas, ang pabahay. Siguro ang kulang na pabahay sa buong Pilipinas ay 6 million na. At ibig sabihin, 6 million sa ating mga mamamayan, mga pamilya, sila ay squatter doon sa kanilang tinitirahan. Ay, hindi lamang yun, yung mga negosyante yung mga maliliit na negosyo, yung nasira, yung nawala yung kanilang negosyo, nalubog sa utang, nagsara na, nalugi na, ay kailangan natin tulungan. Natugunan din ni Mike Defensor yung problemang yan at magbibigay ng tinatawag na microfinancing para sa ating mga negosyante para makabalik ulit, makatayo ulit at magkaroon ulit ng trabaho. Kailangan po natin ayusin. Isa pang napapag-usapan ay yung napakahalaga na serbisyo na ibinibigay ng isang pamahalaan sa kanyang mamamayan ay ang edukasyon. At ulit, nung pinakinggan ko po si Mayor Mike, alam na niya ang kanyang gagawin. Ngayon naman, siguro pagka nagkataon na panahon ko naman na gagawin ko, hindi lamang sa Quezon City, ngunit sa buong Pilipinas.